Hello guys, good afternoon. Okay, so welcome ulit sa ating YouTube channel at charting session tayo guys doon sa ating mga top trending stocks sa araw na to, Friday, July 10. And yung ating trading style na gagamitin ay yung ating swing trading style at yung ating position trading style guys. Okay, so those trading style having 1 hour time frame for our swing and daily time frame naman para doon sa ating position trading guys. Okay, so ito muna yung ating gagamitin guys dahil may nagtanong ko kung kailan tayo mag-chart ng ating mga daily time frame. Okay, so pass muna tayo sa ating mga lower time frame. At before we start guys, tandaan yung ating important note to remember that we need to understand and adapt different kinds of market conditions. Okay, so we need to treat trading as a business. Each time frames have their own different personalities. Okay, so always examine first by yourself through research and backtesting, and the final decision will always end into ourselves, guys. Okay, so malinaw po yan, guys, and lagi nating i-mention yan sa ating charting session. Okay, so sa mga hindi pa po aware, mayroon tayong dalawang trading setup na ginagamit. Ito yung ating Marcy trading setup, okay, and yung ating price action, o yung ating plotting of support and resistance combined with our Fibonacci retracement guys. And yung video po nito, itong dalawang trading setup na to guys, pwede nyong makita doon sa ating YouTube channel. Ayan, Candlestick Trader PH. At dito nyo makikita guys, mayroon tayong mastering of our Marcy trading setup. Okay, so hopefully na makatulong ito sa inyo guys. Ayan, mayroon tayong mastering of our Marcy trading setup and yung ating price action. Okay, so aralin nyo to guys. I'm sure malaking tulong to sa inyo at sa trading journey natin guys. And of course, pwede nyong gawing reference or guide yung ating mga charting session yan guys. From lower time frame to higher time frame, having different trading style guys. Okay, so to go deeper with knowledge sa pagtitrade, mayroon tayong playlist dyan guys. At hindi pa siya ganun karami. Okay, so pero I'm sure na malaking tulong ito sa inyo guys, yung ating mga videos na ating mga learning videos na nasa playlist. Okay, so naka-sort out na siya dyan. At aralin nyo guys. Okay, so maraming salamat pala doon sa mga nag-subscribe at mga nag-comments and nag-request sa ating YouTube channel. Okay, so sa mga hindi pa po naka-subscribe, please subscribe guys and please na notification bell para ma-notify tayo kagad kapag mayroon tayong mga bagong video na na-upload. Okay, so let's start guys doon sa ating mga top trending stocks. Doon pa rin natin titingnan doon sa ating kaibigan na Investagrams. Ayan. So dito sa side na to, sa right portion, ang ating mga top trending stocks. Tagdagan na lang natin ulit to ng dalawa. Okay, so gaya ng dati. Okay, so let's start with our local index. Ayan guys, so kaninang umaga sa opening nag-gap down tayo sa ating local index. Okay, but bandang huli, okay, before pre-close, ayun, biglang bawi at nagsibounce la ang ating mga blue chips na stocks. Okay, so so far still nasa consolidation stage pa rin naman yung ating local index. Kung titingnan nyo guys, ayan, oh. So hindi pa siya ganun ka layo doon sa ating MA10. But still, mas kampante tayo kapag mag-breakout yan doon sa ating MA10. Okay, so sa mga hindi pa po aware, ito yung ating tinitingnan na support, our considered as our strong support. At yung ating resistance naman na ating binabantayan din is yung ating gap down level sa portion na to. Okay, so yan ang ating babantayan guys as our resistance. But of course, pwede nating makita yan for our confirmation. Pwede nating i-plot yung ating Fibonacci retracement para ma-confirm natin. Okay, so from this level of resistance, we consider this our resistance doon naman sa last portion ng ating price. Okay, so ayan. So doon nag-match yung ating 0.5 for our Fibonacci retracement. Okay, so this serves as our strong support. Kaya ako nasabi guys. Okay, and dapat na magkaroon tayo ng breakout muna ulit. Balik tayo ngayon. Mag-breakout tayo ulit mula doon sa ating MA10. Okay, so sa ating Marcy trading setup. At ganun din, dapat mag-breakout yung ating short-term trading signal doon sa ating shifting level 50 or ating long-term trading signal. Okay, so hindi pa tayo kampante ngayon dahil yung ating price is below our MA10. Okay, so so far maganda yung pinakita ngayon at nagkaroon tayo ng bounce sa ating mga heavy or ating mga blue chips, karamihan na stocks.
Okay, so yan si local index guys, yung ating local index, still nasa consolidation pa rin naman siya ng ating 0.618 and 0.5 FIBO level. Okay, so let's start with our first top trending stocks na walang kakupas-kupas na si Dito. Okay? Si Dito, gamit yung ating daily time frame guys, still wala pa tayong entry, kundi nagkaroon pa rin tayo ng drop down ng price. Okay, so based doon sa ating charting session kahapon, still wala pa tayong entry. Okay, so yan. Yung price, nag-consolidate siya below our MA10. And at the same time, yung ating short-term trading signal, yun, pabagsak pa rin. And below our shifting level. Okay, so tanda natin guys na mas more comfortable na dapat mag-breakout doon sa ating shifting level, yung ating short-term trading signal. Okay, so para maging convincing tayo na pwede nating bantayan o mas comfortable tayo. Okay, so yung confident natin is medyo mas mataas. Okay, and mayroon tayong tinitingnan naman na support dyan from this level guys. So pwede nating bantayan to from this part. Okay, so above our support level line pa rin naman yung ating price ng ating Dito sa ating daily time frame. Pero wala tayong entry guys ha, sa ating market trading setup. Okay, so pwede nating bantayan to. Hopefully dapat mag-hold yan at mag-consolidate. Okay, so once na nag-materialize yan, yun, makikita natin kung may chance na mag-breakout ulit doon sa ating MA10. Okay, so far yung ating resistance, nakapag-build yung ating daily time frame ng resistance sa level na to. Okay, so yan na yung ating babantayan bukod doon sa ating MA10. Okay, so pwede nating gamitin yung ating Fibonacci retracement guys para may guide tayo from this portion to our resistance level guys. Okay, so ayan, pwede natin gamitin yan. Ayan, so medyo close doon tayo sa ating, ayan, so pwede medyo close tayo, ayan, so close tayo doon sa ating 0.382 ng ating support line. So mas mataas na ito yung ating considered as our support initially. Okay, sa ating daily time frame kay Dito guys. Okay, so yan ating bantayan guys. At yung mayroon tayo namang support na ating babantayan for next level is yung ating Fibonacci retracement level na 0.5. So this was conserved as our strong support also guys, yung ating 0.5. Okay, so far wala pa naman tayong entry kay Dito guys. Sa mga gustong pumasok, observe na lang muna. Okay, so let's check with our 1-hour time frame naman. Still, wala tayong entry guys. Okay, so parehong-pareho doon sa ating daily time frame. Ayan, so ang price natin below our MA10 and yung ating short-term trading signal is above our bounce level 30. Okay, so dapat mag-hold yan. At let's see. Okay, so still, wala tayong entry at yung ating support, gaya pa rin ng ating daily time frame. So pwede nating bantayan sa level na to. Ayan. This serves as our support initially. Okay, so mayroon naman tayong considered as our strong support naman sa level na yan. Okay, based pareho lang doon sa ating daily time frame guys. Okay, and yung resistance na nakapag-build siya is yung ating level na to. Initially guys, okay, so for our swing trading, gamit yung ating 1-hour time frame. Ayan. So yan natin mga babantayan muna guys para huwag tayo muna pumunta doon sa mas malayo. So mayroon tayong mga resistance dyan pero medyo malayo pa yan. So yung batantayan muna na ating resistance, yung ating MA10 dapat mag-breakout dyan. And same true with our short-term trading signal, dapat mag-breakout din doon sa ating long-term signal and shifting level. Okay, so pwedeng bantayan natin guys si Dito sa ating 1-hour time frame but still no sign of entry. Okay, so yan si Dito sa ating 1-hour time frame. And next, si EPBI. EPBI, so hindi ko to masyadong binantayan kanina and check natin. So ang ating ginagamit dito sa ating EPBI guys, yung ating 3 minutes to 5 minutes time frame. Okay, so pwede na natin silipin sa ating 30 minutes time frame na si EPBI. So wala pa tayong entry guys. Okay, so medyo wala tayong naging play kay EPBI gamit yung ating lower time frame sa araw na to. Okay, so bumagsak pa rin siya. And I think if ever man nakapasok kayo dyan, so almost break even lang kayo guys. Okay, so yan si EPBI, wala pa tayong entry at still below our shifting level. Okay, so ito na yung magsiserve natin as our strong resistance guys. Okay, so almost bounce play lang ang ating titingnan ngayon sa ating stock na EPBI. Okay, so dapat mag-materialize o mag-hold yung ating
short-term trading signal pag nagkaroon man tayo ng breakout dyan. Okay, so huling bantayan for intraday and bounce play, guys, CPBI. But of course, extra careful, guys. Okay, so medyo bagsak yung presyo dyan. Okay, so check naman natin sa ating 15 minutes time frame. Ayan, so wala tayo nakikitang entry. Oh, tingnan nyo yung ating MA10, so medyo malayo yung price. Medyo nagkaroon siya ng gap dyan, no? So that's strong drop down ng ating price kay EPBI. Okay, so yan. Wala tayong entry, guys, kay EPBI at yung ating babantayang support. Yan. Pwede nating bantayan support. So pwede tayong mag-drop, mag-plot ng ating FIBO from this level of resistance to our last price dito. Okay, so ayan. So nakita natin, guys, unahin natin muna dapat na magkaroon tayo ng breakout doon sa ating MA10 if ever na mag-materialize yung pag-bounce. Okay, so this serves as our resistance. Okay, so yan. May guide tayo gamit yung ating Fibonacci retracement. Okay, next support natin is 0.382. Okay, so fully na mag-hold siya above our 21.1 at mag-consolidate dyan since nasa oversold na rin naman yung ating short-term trading signal. Okay, so based sa history, nagkakaroon tayo ng bounce play talaga. Okay, so but still, you need to be careful, guys. Okay, so masyadong mababa yung ating mga time frame kay EPBI. Okay, so next, si JMA7. Okay, so ayan. Napasok yung sa top trending yung ating mga dalawang mabibikat na network. Okay, so sa ating Marcy trading setup, gamit yung ating 1-hour time frame. So nagkaroon tayo ng entry sa level na to. Ayan, so entry, guys, ng ating signal. Okay, so yan. So nagkaroon tayo ng entry dyan. At congrats, guys, sa mga nakasakay kaagad dyan nung mag-materialize gamit yung ating 1-hour time frame. At yung ating tinitingnan natin ngayon, guys, sa mga nakasakay is yung ating trail stop, guys. Okay, so execute according to their plan, to the plan ng ating Marcy trading setup. Okay, so nagkaroon din tayo ng breakout doon sa ating level 80. Ayan, so nagkaroon tayo ng trail stop dyan. Ayan, so bumagsak. At yun, nag-hold siya above our level 70. But titingnan natin kung magkaroon ulit ng breakout doon sa ating level 80, guys. Okay, so para sa mga gustong pumasok, I think extra careful, guys. Okay, so yung ating price is masyadong mataas na doon sa ating MA10. Okay, so if ever man nakapasok kayo dyan, guys, pwede nyong gamitin as our cut loss point yung ating MA10. Ayan. So parang yan yung ating pinaka-support. Okay, so upon... Okay, so meron din tayong tinitingnan dyan as our breakout point. Okay, so pwede nyong gamitin to, guys, sa mga... So talaga maglaro for momentum trading, so this serves as your cut loss point. Okay, for if ever naman na Marcy trading setup ang ating basihan, so cut loss point below our support line or ating MA10. Okay, so yan si JMA7. Medyo sinipon. Okay, so yung ating resistance na binabantayan, ayan, so meron tayong resistance dyan. Medyo malayo. Okay, so medyo mataas. I'm sure marami pang mangyayari dyan bago ma-reach yung ating resistance na yan. Okay, so yan lang muna, guys, yung ating babantayan, yung ating trail stop. Okay, so sa ating level 70 and level 80 if ever na mag-breakout yung ating short-term trading signal. Okay, so gamit naman yung ating daily time frame. Lakas. Okay, so apat na green candle. Okay, so trail stop ang ating nakikita. So trail stop doon sa ating level 70. And breakout siya dyan. Okay, so para sa mga nakapasok doon sa level na to, ayan, so dyan nag-materialize yung ating entry at nag-breakout din yung ating short-term trading signal. Okay, so congrats, guys, sa mga nakapasok dyan. Extra careful, okay? So sa mga gustong pumasok, I think it's better na maghintay na lang muna. Okay, so medyo mataas yan. At yung ating cut loss point na ikita is pwedeng doon sa ating cut loss breakout point. Ayan, so nagkaroon tayo ng breakout point dyan. So still doon pa rin sa ating MA10. Okay, so below our MA10 cut loss point level natin. Okay, so resistance, ayan, medyo mataas. Gaya ng sabi ko sa 1-hour time frame, medyo makakaroon pa yan ng consolidation or pullback if ever, guys. Okay, so yung ating short-term trading signal, oversold na rin siya at nag-breakout sa ating level 80. So this serves as our initial trail stop and our last trail stop, yung ating level 70, guys. Okay, so extra careful, guys.
And congrats sa mga nakasakay dyan kay JMA7. Okay, and next si Evesiben. Ayan. So wala pa tayong entry guys, gamit yung ating Marcy trading setup. Okay guys, so hindi tayo mag-rely masyado sa ating mga news. Although kung papansin ninyo, mayroon tayong news dyan. Okay, so may mga news tayo ng ating mga yan, network. Okay, so based tayo doon sa ating chart. Okay, so far wala pa naman tayong entry nakikita. Okay, so wala tayong entry nakikita kay EBSCBN and yung ating price still below our MA10. Okay, and ating short-term trading signal below our shifting level and long-term trading signal. Okay, so pero observe na lang muna guys. Okay, so wait na magkaroon tayo ng confirmed entry for both our parameters doon sa ating MA10 and RSI. Okay, so pwedeng bantayan guys ang ating EBSCBN sa ating daily time frame but still no sign of entry. Okay, so check naman natin sa 1-hour time frame. I'm sure na wala ding entry. Ayan. So still pareho. Pareho doon sa ating one daily time frame. Kung titingnan natin, pwede tayong magkaroon ng play dyan. From that resistance level to this support level, guys. Okay, so kung titingnan natin, this serves as our support. Yung level na to. Okay, so this serves as our strong support na ating pwedeng bantayan. And yung ating resistance naman is yung ating nakapag-generate siya dyan ng ating resistance initially, guys. Okay, so wala pa tayong entry for both 1-hour and daily time frame. And next, si M&M. M&M, wala tayong entry, guys, sa ating daily time frame. At observe na lang, guys, medyo mataas at malakas yung pagkakabagsak ng ating short-term trading signal. Ayan, so medyo mataas yung gap doon sa ating shifting level and long-term trading signal as serves as our resistance. Okay, so dapat mag-breakout muna yan. Okay, so observe na lang muna guys kay M&M sa ating 1-hour time frame. Check naman natin sa ating daily time frame. Meron na ba tayong details? So check natin sa ating 5 minutes time frame si M&M for intraday. Ayan, so wala din tayong entry guys. Okay, so pareho doon sa ating daily time frame and for our 15 minutes time frame, wala ding entry. So, pwede nating bantayan lang muna guys si M&M at wala tayong entry nakikita. At yung ating unang babantayan, yung ating pinaka-support is from this level. Ayan. Pwede nating bantayan yan and yung ating resistance naman doon sa ating price na na-generate. Okay, so kapag generate siya yan ang ating resistance. Okay, so sa mga gustong pumasok, it's better na maghintay na lang muna guys. Okay, so wala pa tayong entry gamit yung ating Marcy trading setup. Okay, so next naman is yung ating stock na si Tech. Kamusta si Tech? Mula dun sa pagkakabagsak. Okay, so sa ating 1-hour time frame, wala pa tayong entry guys. Yun, medyo malayo yung ating price doon sa ating MA10. Yan, and yung ating short-term trading signal, medyo malayo din. Pero yung ating babantayan dyan, is para doon sa ating mga oversold player or bounce player guys. Okay, so pag nag-breakout yan and observe, dapat mag-hold above our level 30. Then we can use our level 30 as cut loss point naman kapag pumasok tayo for oversold play guys. Okay, so yan si Tech. Check natin naman sa ating daily time frame. Okay, so ganun pa rin. Yung ating daily time frame, wala tayong entry based pa rin doon sa ating charting session kahapon. Wala tayong entry. Okay, so mayroon tayong play na nakikita dyan. This serves as our resistance. And yung ating support naman is from this level, guys. Okay, so yan. At yan pa rin ating babantayan, yung support level line na to. If ever man na bumagsak yan, so mayroon tayong next support na ating babantayan is from the gap up level. Okay, so pwede nating serve this as our support. Yan. Yan yung ating mga babantayan, guys. Okay, so observe na lang muna guys and extra careful sa mga gustong pumasok muna kay Tech. Okay, so next si Aba. Ayun, si Aba, kamusta? Biglang taas ito guys at nagkaroon pa ng massive volume. Okay, so pasok sa ating entry guys si Aba. I think nakita natin yung entry nito gamit yung ating lower time frame. Okay, so sa ating daily time frame, pasok siya sa ating entry with supported volume. Ayan. So congrats sa mga nakapasok dyan at nakasakay. Ok,
Okay, so ang ating resistance na ating babantayan dyan, ayan, una. Unang-una is from this level. Okay, so mayroon tayong resistance na babantayan dyan. And yung ating support naman, okay, so obvious naman, mayroon tayong support na nakikita. So, dyan siya talaga nag-bounce. Ay, bakit ayaw? Ayan. Okay, so yan. Sa mga nakapasok, cut loss point below our support line, pwede. Or below our MA10, guys. Okay, so congrats and let's see for this coming week. Okay, so sa ating 1-hour time frame kay Aba. Okay, so pasok sa ating entry. At medyo nagkaroon tayo ng pump ng price dyan. Okay, so medyo extra careful. Guys, okay, so ingat-ingat at nasa near na rin yung ating short-term trading signal sa ating shifting level 70 pagkatapos mag-breakout. Okay, so that's sign of profit taking na rin. Okay, so extra careful. At sa mga gustong pumasok, okay, so cut loss point below our, same with our daily time frame, guys. Ayan, so meron tayong support line dyan. So pwede tayong mag-cut loss upon breakdown ng ating MA10 and doon sa ating support line. Okay, so resistance nating nakikita is yun. So generate tayo ng resistance dyan at mayroon tayong resistance naman doon sa ating level na to. Okay, so yan guys, si Aba. At congratulations sa mga nakasakay dyan, sa mga gustong pumasok. Extra careful guys. Okay, so cut loss point below our MA10. Okay, so next, si M-Wide. M-Wide sa ating 1-hour time frame. Ayan, so nag-materialize yung ating entry doon sa ating price. Okay, so nag-hold yung price above our MA10. And yung ating bantayan, guys. Okay, so nag-breakout na yata. Ayan, so breakout. At pasok na sa ating entry, guys. Okay, so breakout siya for both shifting level and long-term trading signal yung ating M-Wide, guys, sa 1-hour time frame. Ayan, so pasok sa ating entry and cut loss point below our MA10 or from the support level line. So, pwede natin gamitin yung ating support level line. Okay, so pwede tayong mag-cut loss dyan. This serves as our initial support at yung ating support talaga na sinasabi nating strong is from this level, guys. So pwede nating makita yan. Yan. Okay, so itong cut loss point level na to and our strong support na kinoconsidered is level na to, guys. Okay, so observe naman natin kung magkaroon tayo ng breakout if ever na magmaterialize yung ating entry. Observe natin yung breakout if ever. Okay, so mayroon tayong resistance dyan na ating babantayan. Okay, so yan sa M-Wide sa ating 1-hour time frame. At yung ating daily time frame naman, ayan, so pasok sa ating entry, guys. Yung ating daily time frame, ayan. So breakout doon sa ating MA10 and yung ating short-term trading signal din. Okay, so observe guys and extra careful. Okay, so medyo mas okay kapag mayroon pa tayong solid green candle above our MA10 dyan. So more convincing. Okay, so mayroon tayong support and resistance na ipa-plot. This serves as our resistance level. And mayroon naman tayong support sa level na to. Okay, so ayan. Okay, so yan. Pasok sa ating entry, guys, gamit yung ating Mercy Trading Setup, si M-Wide. And support and resistance is from this area. Okay, so next, si Mac. Kamusta si Mac? Sa ating daily time frame, wala tayong entry. Nag-consolidate yung ating price below our MA10. And yung ating short-term trading signal, bagsak din. Okay, so pwede nating bantayan, guys, dahil nasa consolidation level naman na yung ating Mac. Okay, so medyo nga lang, medyo nagpakita siya ng weakness yan. Okay, so wait. Yan, so this serves our resistance and this serves as our support. Okay, so mayroon tayong weakness na pinapakita dyan. Yan, so extra careful, guys. Okay, so breakdown na rin doon sa ating level 50. Okay, so yan si Max sa ating daily time frame and for our 1-hour time frame naman. Okay, so wala pa tayong entry din, guys, sa ating 1-hour time frame. Price is below our MA10 and short-term trading signal below our shifting level and long-term trading signal. So medyo tagilid pa, guys. Okay, so bantayan nating support. Same with our daily time frame. Ayan, dyan sa gap up na yan. Okay, so nag-gap up dyan. This serves as our resistance, guys.
Okay, so next support naman, support. And next support naman natin is this spam level na to, guys. Okay, so yan yung ating mga babantayan. But so far, dapat na mag-hold yung ating price above our support line na to at ma-breakout yung ating MA10. Okay, so yan si Max sa ating 1-hour time frame. At yun na, wala na, guys, at mayroon tayong dinagdag. Ayan, so nanghula lang ako ulit, guys. Okay, so based doon sa aking nakita kanina, so mayroon tayong MWC at MEG. Okay, so MWC naman sa ating 1-hour time frame, pasok na yung ating first entry of signal. Price is above our MA10. And yun nga lang ating hinihintay, yung ating short-term trading signal, guys. Okay, so wait lang, guys. Dapat na mag-materialize yung ating entry. Okay, so we have to practice discipline and respect yung ating setup kung ano man yung ginagamit natin. Okay, so congrats dyan sa mga nakasakay dyan, gaya ng sinasabi natin charting session from the previous video. So nagkaroon tayo dyan ng ating exit. Okay, so trail stop naman doon sa ating level 80 and level 70. Okay, so congratulations sa inyo, guys. And tingnan natin. Okay, so sa mga ganong pumasok, cut loss point below our MA10. Okay, so parehong-pareho doon sa ating MA10. Okay, so cut loss point. Okay, so cut loss point natin yan sa level na yan. Okay, so yan si MWC sa ating 1-hour time frame. And next, si MEG. Okay, so nakita natin yung bounce ni MEG. Okay, so sa ating 1-hour time frame, obviously, nag-bounce siya doon sa ating level 30. Okay, so nag-materialize pa yung ating Marcy trading setup. Nag-breakout siya doon sa ating level 50 and long-term trading signal at nawayan tayong entry dyan. Okay, so congratulations sa mga nakasakay dyan, lalo na doon sa mga bounce, yung nag-bounce play. Okay, so congrats, guys, and yung ating resistance na binabantayan is yung ating level na to. Okay, so pwede tayong maggamit ng ating FIBO from this point to this point. Ayan, so nagkaroon tayo ng support doon sa ating MA10. Ayan, so tamang-tama naman yung ating FIBO. Okay, so next resistance natin based doon sa ating FIBO, pwede natin gamitin yan, guys. Okay, so yan si MEG sa ating 1-hour time frame, and for our daily time frame naman, so nag-breakout yung ating price doon sa ating MA10. Ayan. So bounce yan, guys. Okay, so pag titingnan nyo sa ating lower time frame. Okay, so ayan, entry, and yung ating short-term trading signal hindi pa nag-materialize, pero pwede nating bantayan na, guys. Okay, so konting kembot na lang yan above our shifting level, so entry will be executed if ever. Okay, at mag-hold yung ating price above our MA10. Okay, so yung ating resistance, obviously naman din na meron tayong kinukonsider dyan as our psychological resistance, and yung ating support naman is from this level of the swing low side. Okay, so yan. So, pwede tayong mag-cut loss dyan. Yan. Sa mga nakapasok sa araw na to, at resistance nating babantayan yung level na to, guys. Okay, so yan si MEG sa ating daily time frame. Okay, so yun lang, guys. Tala na. Okay, so yun lamang, guys. At kung may mga clarification kayo or request, i-comment nyo lang, guys, sa ating video sa baba. And lagi nating tandaan na yung ating trading is all about probabilities. Okay, so if you stick to those higher probability trades, then there's a better chance of coming out ahead in the long run. Okay, so maraming salamat, guys, and thank you for watching muli. At please subscribe and share. Comment down your questions and any request, guys, is highly appreciated. Okay, so happy weekend sa inyo, guys, and enjoy. Okay, so thank you and have a nice day.